mama, pupunta lang kami sa kabila. Ayoko, sige, muna na kayo. Kailangan ko pa mag-review. Tara na. Merienda muna tayo. Balik na lang ulit tayo mamaya. Sige. Pwede ba nga, Nico? Nico! Nico, wag ka mag-araw! Ikaw na, eh. Kitang mga nag-aaral ako, eh. Bakit ba hindi ka na maabaro? Ikaw na nga itong kinakagusto. Ayaw mo pong mamansin. Pasensya ka na. Kasi, kailangan ko mag-aral kasi pagsusulit na namin. Parang hindi ko matatandaan yung mga pinag-aralan namin. Huh? Kulang natatandaan? Pwede ba yun? O, yan o. Hindi mo ba sila matatandaan? Siyempre, kilala ko sila. Mga kababayan din natin sila. At galing sila sa ibang bahagi ng ating bansa. At Pilipino rin sila. Sa lamig ng dagat, ipakita ang lahat. Kulay isang pilay sa puso't pinta, ipangarap sa Pilipinas ang aking bansa. Kung ikaw ang dagat ko, Pilipino ka, kailangan meron ka magulang Pilipino at meron ka ugaling Pilipino at dito ka nakatira sa Pilipinas. Tama! Teka, saan nga ba ulit matatagpuan ng Pilipinas? Sa Tibog Silangan, Asia! Pilipinas sa isang agatawa ko magigitang libong islam magigitang dito paminahan pa ka ang puno ay tatlo sa mundo ng ating zon ang tawag sa kanya kailan sa sila naman pinagpala ni batala ng lahat kayamanan pinagtatanggol sa mga nakot at karagalan ay kailan pa may di mababaya Pilipinas ang ating bansa ang silingan binubog ng tapak at kasaysayan ang puno ng makulay na alaman sa kanya ay alay ko ang tahos puso ay sa kalama. Tiyemog sila ng Asya? Saan nga ba yung dito sa globo? Ayun! Ayun, tiyemog sila ng Asya! Oo nga, no! Yung bahagi nga pala sa itaas ng Ecuador ay ang Hiaga, tiyemog naman ito, at ito ay silangan! Nadadali naman po, dahil apat lang naman po ang mga pangunahing direksyon. Ayun banda! Doon, sumisikat ang araw. Dito sumisikat ang araw. Ito na ang silangan. Kung sa silangan po ba sumisikat ang araw, sa kanura naman po ba lumilibog ang araw, ma'am? Dito lumilibog ang araw. Kaya, heto na ang paaralan, ma'am. Mura na ako. Kaya kung dito lumilibog ang araw,
Nasa kanan ko ang hilaga, mantong-ibig. Uy! Ay, hindi nga ang parke! Managkabilang dulo po sila, ma'am. Ibig sabihin po, ang hilaga at ang timog ay magkakatapat. Very good, Mika! E paano naman ang paghanap sa pangalawang direksyon? Pangalawang direksyon? Yun po ang mga direksyon na nasa pagitan ng dalawang pangunahing direksyon. Katulad ng bangko kanina na nasa pagitan ng timog at silangan. Kaya, timog silangan! Ang galing! Unti-unti ko na nalalaman yung mga pinag-aralan namin. Pero, paano ko matatandaan lahat ito? Ano ka ba, Nico? Hindi tayo dapat nabugnot sa pag-aaral. Dapat nga, ikatuwa pa natin ito dahil marami tayong natututunan. Eh, hindi ko na nga alam eh. Kung ano ang sisimula ko rito. Oh, nakakatuwa yun! Halika, maglalaro muna tayo! Maglalaro? Ikita mo nang... Tama si Bobby, Nico. Kailangan masaya ang pag-aaral para ka lang naglalaro. O gati ka muna sumali sa aming laro. Sige po. Eh, ano ba bang lalaroin natin? Charades. Meron akong ipapahulang mga salita sa inyo gamit ang mga kilos ko. Kapag nahulaan ninyo ito, eh may maaalala kayong mga bagay na napag-usapan natin dati. At ito ang makakatulong sa iyong pagsusulit, Nico. Talaga po? Sige, simulan na po natin ang laro. Ayan, sige. Unang salita. Teka. Teka. Klima? Tama! Miss Cruz, bakit po ganyan po ang suot niyo? Bakit, Nico? Anong gano'n ba tayo ngayon? Anong ba niyo? Hulyo! Tama! At kapag buwan na ng Hulyo, ibig sabihin, tapos na ang panahon ng tag-init at tag-araw. At magsisimula na ang panahon ng... pag-ulan! Panahong pag-ulan? Tuwing Hunyo, panahon ng tag-ulan. Tuwing Disyembre, panahon ng araw, panahon, kalagayan, pag-ibig araw-araw. Sa Luzon, dalawang tiyak na panahon. Sa Samar, hindi tiyak ang panahon. Sa Davao, pantay ang distribution ng ulan. At sa Batanes, halos lagi ulan-ulan! Simang paglahat ang lagay ng panahon. Sa isang patagalang obserbasyon, ang Pilipinas ay may klimang tropikal. Panahon. Tandaan ko na, panahon ang tawag sa kalagayan ng kapaligiran at klima naman ang tawag sa lagay ng panahon sa matagalang obserbasyon. Pa! Mukhang marami kayong natutunan ah. Sige nga ito, tingnan natin kung alam niyo naman to ah. Itong
mga papakita ko ay halimbawa ng bundok yun eh, bundok! Vulcan! Hihi! Talampas! Talampas! Ikaw ah! Sige nga! Talampas! Ang lupa yun ah! Tama, Bobby! Ang galing-galing nyo! Bundok! Vulcan! Talampas, buroy! Lambatangos ang bangway! Kapatada at puyo! Bundok, bulkan, talampas, buroy! Lambatangos ang way! Kapatada at puyo! Silang mga anyong lupa! Mataas ang bundok at mag-ibot ang tuktok! Lambak ay nasa gitna ng bundok! Ang bulkan naman ay sumasabog. Ang buroy ay maliit na bundok. Patatad ay patad, maanyong lupa. Ang puloy naliligiran ng tubig. Tangway at tahos, nakausli sa dagat. Talampas ay kapatagan sa kamundukan. Bundok, bulkan, talampas, buroy. Lambak, tangos, tangway, kapatag at puyo. Bundok, bulkan, talampas, buroy. Lambak, tangos, tangway, kapatag at puyo. Oh, ito naman ang sunod yung hulaan, ha? Uy, yun, namamangka. Namamangka. Ay, sa tubig, tubig na nakakul... Ay, lawa! Lawa! Namamangka! Sa lawa. Uy? Talon! Talon! Tama! Ito. Uy, ano yun? Nagsiserve sa dagat! Yeah! Ako na! Kung anyong lupa kanina, anyong tubig naman ngayon yan! Eh? Pero, hindi pa rin po namin makita kung saan anyong tubig nakatira, si Goldie. Naku, huwag kayong mag-alala. Mahahanap rin natin yun. Pero ngayon, ba't hindi mo na kayo sumamat magsaya? Tuklasin ang inyong mga mata, ang mga magagandang aninang tubig. Mga anyong tubig, mga anyong tubig. Dapat yung malaman bukal sa patalon, mga anyong tubig. Mayaman ang tubig, mayaman ang tubig. Saan mamagpunta dagat karagatan, kahit ang lawa. Mga anyong tubig, mayaman ang tubig. Maraming mga anyong tubig sa Pilipinas at lahat ng ito'y nabibiyayaan ng maraming mga likas na yaman. Ito naman ang susunod na salitang inyong huhulaan. Eh, ano po yun? Na? Ano yun? May tinatunaw? Teka. Namamangha siya eh. Mga magagandang tanawin po yan! Nagpuntahan ang ating mga pasyalan. Kasaysayan at likas, dito lamang matatagpuan sa Pilipinas. Sa Pilipinas. Kamang ng tao'y may kita sa ating
puro'y karagatan, madagal pang tanam ang alagaan. Ating ingatan, kaya nating natatangi, ipagmalaki natin lagi. Kaya nating natatangi, ipagmalaki natin lagi. Hindi lang mga magagandang tanawin ang makikita dito sa atin. Marami rin tayong mga makasaysayang mga puno. Mahusay, mahusay. Naku, pinabibilib niyo akong dalawa, ha? Sige nga, tingnan natin kung kaya niyong hulaan to. Puno! Tama! Puno? Isda! Tama! Ito. Mineral! Mineral! Tama! Ang galing! Ang mga puno, lupa at isda. Teka! Alam ko yan eh. Ano yun? Ah, alam ko na yan. Mga likas na yaman yan. Tama, Nico. Ang galing-galing niyo talaga. Dito naman po sa lupa, pinya, buhangin at kambing. Sa yamang mineral naman, ang singsing, medalya, chok, kutsura. At dito naman po sa tubig, ay ang isda, hipon at tahong. Dahil sagana ito sa mga likas na yaman. Sagana sa mga yamang lupa, yamang tubig, at yamang mineral. Ang swerte naman natin, no? Kahit na maliit lang ang ating bansa, marami pa rin tayong likas na yaman. Oo! May yamang lupa, yamang tubig, at may yamang mineral pa! Kapag ganito kadami ang yaman ng ating bansa, ano kaya ang dapat natin gawin? Sige nga, hulaan niyo nga ito. Nagdidilig! Naglilinis! Yung ano? Alaga! Alaga ang tawag dyan! Kaya kailangan natin alagaan ang ating mga likas na yaman. Tama, Nico! Ang galing mo talaga! Ang galing mo, Nico! Okay! Ang mga tao lang talaga ang may pagkasira sa bahay mo. Kung gayon, pwede rin sirain ng mga tao ang lugar ko. At lalong-lalo na ang kalikasan. Tama, Nico. Pwede rin iligtas ng tao at alagaan ang ating kalikasan. Naninig mo ba yan, Bobby? Huwag ka na malungkot. Dahil pwede rin natin iligtas ang tahanan mo at ang kapaligiran. Siguro, kapag itinigil ang pagputol ng mga puno, sasaya muli ang mga hayop sa gubat. Muling magiging berde ang mga bundok at hindi na makakalbo. Dadami at sasaya rin ang mga isda sa karagatan kapag itinigil na rin ng tao ang pagtatapo ng mga basura dito, lalo na ang pagpapasabog sa mga koral na siyang tahanan ng mga maliliit na isda. Paano naman kaya kapag wala na rin mga maiitim na uso mula sa pabrika at sasakyan? Siguro ang linis-linis na ng hangin sa paligid. Masarap din sigurong pasyalan ang mga makasaysayang puok dito sa atin. Mahusay! Mahusay! Naku, konting pag-aaral na lang, sigurado ako. Maganda ang markang makukuha mo sa iyong pagsusulit, Nico. Siya nga, D.Y. Naku, salamat! Talagang pagbubutihin ko ng pag-aaral ko. Paalam! Alam! O hindi ba? Sabi ko sa iyo eh, hindi dapat kabuglutan ang pag-aaral dahil parang pag-aaral lang ito. Kailangan lang natin
paglakbayin ang ating isip. Oo nga. Pasensya ka na kanina, Bobby, ha. Kung nasungitan kita, talagang kinakabahan lang kasi ako, eh. Pero maraming salamat talaga, Bobby, ha. Walang ka naman. Pag-antot lang yung magkaibigan tayo. O sige, eh, hindi na kita abalahin pa. Mag-aral ka pa. Palang! Okay, bye-bye. Sige, muna na kayo. Kailangan ko pa mag-review. Tara na. Merienda muna tayo. Balik na lang ko dito tayo mamaya. Sige. Itong kinakagusto. Ayaw mo pong mamansin. Pasensya ka na. Kasi, kailangan ko mag-aral kasi pagsusulit na namin. Eh, parang hindi ko matatandaan yung mga pinag-aralan namin. Huh? Kulang natatandaan? Pwede ba yun? O, yan o. Hindi mo ba sila natatandaan? Siyempre, kilala ko sila. Mga kababayan din natin sila. At galing sila sa ibang bahagi ng ating bansa. At Pilipino rin sila. Sa lamig ng dagat, ipakita ang lahat. Isang pinay, sa puso't pinta, ilalawak sa Pilipinas, ang aking bansa. Kung ikaw ang tatay ko, ititiraw sa katulungan. Kapitiyan ay labing ka, Pilipinang dinan. Ang bayan ko'y
Pinoy, may Tagalo, Ilocano, Pangasinense at Pampango, Waray, Cebuano, Tirongo, sa Sumbalang Mano po, sa Silang Puno, nakatira, kasuotan, iba-iba, gayo din ang wika nila, Pilipinong tunay sila. Oh, naalala mo naman pala. Para maging Pilipino ka, kailangan meron ka magulang Pilipino at meron ka ugaling Pilipino at dito ka nakatira sa Pilipinas. Tama! Teka, saan nga ba ulit matatagpuan ang Pilipinas? Sa Tibog Silangan, Asia! Pilipinas sa isang agatawa ko maging itong libong islang magulang dito ang ilang pangkakulang ay tatlo sa Mindanao at Luzon ang tawag sa kanya Dimas sa Silanganan pinagpala ni Batala ng lahat kayamanan pinagtatanggol sa Mananao at Tarabaho kahit kailan pa may di mababaya Pilipinas ang ating bansa ang sinigang binubog ng tapak at kasaysayan ang puno ng makulay na alaman. Sa kanya ay alay ko ang tagos puso ay sa kalama. Timog Silangan, Asia? Saan nga ba yung dito sa globo? Ayun! Ayun yung Timog Silangan, Asia! Oo nga, no! Yung bahagi nga pala sa itaas ng Ecuador ay ang Hilaga, timog naman ito, at ito ay Silangan! Nagadali naman po, dahil apat lang naman po ang mga pangunahing direksyon. Ayun banda! Doon, sumisikat ang araw. Dito sumisikat ang araw. Ito na ang silangan. Kung sa silangan po ba sumisikat ang araw, sa kanluran naman po ba lumilibog ang araw, ma'am? Dito lumilibog ang araw. Kaya, heto nga ang paaralan, ma'am. Lumira na ako. Kaya kung dito lumilibog ang araw, nasa kanan ko ang hilaga, man, ang tibog. Ayun nga ang parke. Managkabilang dulo po sila, man. Ibig sabihin po, ang hilaga at ang tibog ay magkakatapat. Very good, Mika. E paano man ang paghanap sa pangalawang direksyon? Pangalawang direksyon? Yun po ang mga direksyon na nasa pagitan ng dalawang pangunahing direksyon. Katulad ng bangko kanina na nasa pagitan ng Timog at Silangan. Kaya, Timog Silangan! Ang galing! Unti-unti ko na nalalaman yung mga pinag-aralan namin. Pero, paano ko matatandaan lahat ito? Naku ba, Nico? Hindi tayo dapat mabugnot sa pag-aaral. Dapat nga, ikatuwa pa natin ito dahil marami tayong natututunan. Hindi ko na nga alam eh. Kung ano ang sisimula ko rito. Oh, nakakatuwa yun! Halika, maglalaro muna tayo! Maglalaro? Ikita mo nang... Tama si Bobby, Nico. Kailangan masaya ang pag-aaral para ka lang naglalaro. O ba't di ka muna sumali sa aming laro? Sige po. Ano ba bang lalaroin natin? Charades. Meron akong ipapahulang mga salita sa inyo gamit ang mga kilos ko. Kapag nahulaan ninyo ito, may maaalala kayong mga bagay na napag-usapan natin dati. At ito ang makakatulong sa iyong pagsusulit, Nico. Talaga po? Sige, simulan na po natin ang laro. Ayan! Sige. Unang salita, Teka. Klima? Tama! Miss Cruz, bakit po ganyan po ang suot niyo?
ko, anong buwan ba tayo ngayon? Anong buwan na yun? Hulyo! Tama! At kapag buwan na ng Hulyo, ibig sabihin, tapos na ang panahon ng tag-init at tag-araw. At magsisimula na ang panahon ng tag-ulan! Panahong tag-ulan? Tuwing Disyembre, panahon ng tag-araw. Panahon, kalagayan ng pag-ibig araw-araw. Sa Luzon, dalawang tiyak na panahon. Sa Samar, hindi tiyak ang panahon. Sa Davao, pantay ang distribusyon ng ulan. At sa Batanes, halos lagi na ng ulan! Himang paglahatang lagay ng panahon. Sa isang matagalang obserbasyon, ang Pilipinas ay may klimang tropikal. Panahon, 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 panahon. Oh, panahon. Panahon, panahon, panahon. Tandaan ko na, panahon ang tawag sa kalagayan ng kapaligiran at klima naman ang tawag sa lagay ng panahon sa matagalang obserbasyon. Pa! Mukhang marami kayong natutunan ah. Sige nga ito, tingnan natin kung alam niyo naman to ah. Itong mga papakita ko ay halimbawa ng bundok yun eh, bundok! Vulkan! Hihihi! Talampas! Talampas! Tawa! Sige nga! Talampas yun! Ayong lupa yun ah! Tama, Bobby! Ang galing-galing nyo! Hihihi! Bundok! Vulkan! Talampas buroy, lambat tangos ang bangway, kapatag at puyo. Bundok bulkan, talampas buroy, lambat tangos ang way, kapatag at puyo. Silang nangaan yung lupa. Mataas ang bundok at lakipot ang tuktok. Lambak ay nasa gitna ng bundok. Ang bulkan naman ay sumasabog. Ang burol ay maliit na bundok. Kapatag ay patag, maanyong lupa. Ang puloy naliligiran ng tubig. Tangway at tangos, nakausni sa dagat. Talampas ay kapatagan sa kamundukan. Bundok, bulkan, talampas, buroy. Lambak, tangos, tangway, kapatag at puyo. Bundok, bulkan, talampas, buroy. Lambak, tangos, tangway, kapatag at puyo. Oh, ito naman ang sunod yung hulaan, ha? Uy, yun, namamangka. Namamangka. Ay, sa tubig, tubig na nakakul. Ay, lawa! Lawa! Namamangka! Sa lawa. Uy, talon!
Dalawa! Tama! Ay, ito. Nagsiserve sa dagat! Yeah! What? Yeah, ako na! Kung anyong lupa kanina, anyong tubig naman ngayon yan! Eh? Pero, hindi pa rin po namin makita kung saan anyong tubig nakatira si Goldie. Naku, huwag kayong mag-alala. Mahahanap rin natin yun. Pero ngayon, ba't hindi mo na kayo sumamat magsaya? Tuklasin ang inyong mga mata. Ang mga magagandang aninang tubig. Mga anyong tubig, mga anyong tubig, dapat yung malaman bukal sa patalon, mga anyong tubig. Mayaman ang tubig, mayaman ang tubig, saan mamagpunta dagat karagatan, kahit ang lawa, mga anyong tubig, mayaman ang tubig. Maraming mga anyong tubig sa Pilipinas, at lahat ng ito'y nabibiyayaan ng maraming mga likas na yaman. Ito naman ang susunod na salitang inyong huhulaan. Ano po yun? Na? Ano yun? May tinatanaw? Namamangha siya eh! Ano? Mga magagandang tanawin po yan! Nagpuntahan ang ating mga pasyalan, kasaysayan at likas, dito lamang matatagpuan sa Pilipinas. Hindi lang mga magagandang tanawin ang makikita dito sa atin. Marami rin tayong mga makasaysayang mga pulok. Mahusay, mahusay. Naku, pinabibilib niyo akong dalawa, ha? Sige nga, tingnan natin kung kaya niyong hulaan to. Puno! Tama! Eh, puno? Isda! Tama! Ito. Mineral! Mineral! Tama! Ang galing! Ang mga puno, lupa at isda. Teka! Alam ko yan eh. Ano yun? Ah, alam ko na yan. Mga likas na yaman yan. Tama, Nico. Ang galing-galing niyo talaga. Dito naman po sa lupa, pinya, buhangin, at kambing. Sa yamang mineral naman, ang singsing, medalya, chok, kutsura. At dito naman po sa tubig, ay ang isda, hipon, at tahong. Dahil sagana ito sa mga likas na yaman. Sagana sa mga yamang lupa, yamang tubig, at yamang mineral. Ang swerte naman natin, no? Kahit na maliit lang ang ating bansa, marami pa rin tayong likas na yaman. Okay. May yamang lupa, yamang tubig, at may yamang mineral pa. Kapag ganito kadami ang yaman ng ating bansa, ano kaya ang dapat nating gawin? Sige nga, hulaan niyo nga to.
natin, ha? Nagdidilig! Ha? Nagdidilig? Naglilinis! Ano nga, no? Alaga! Alaga ang tawag dyan! Kaya kailangan natin alagaan ang ating mga likas na yaman! Tama, Nico! Ang galing mo talaga! Ang galing mo, Nico! Okay! Ang mga tao lang talaga ang may pagkasira sa bahay mo. Kung gayon, pwede rin sirain ng mga tao ang lugar ko. At lalo-lalo na ang kalikasan. Tama, Nico. Pwede rin iligtas ng tao at alagaan ang ating kalikasan. Naninig mo ba yun, Daddy? Huwag ka na malungkot. Dahil pwede rin natin iligtas ang tahanan mo at ang kapaligiran. Siguro, kapag itinigil ang pagputol ng mga puno, sasaya muli ang mga hayop sa gubat. Muling magiging berde ang mga bundok at hindi na makakalbo. Dadami at sasaya rin ang mga isda sa karagatan kapag itinigil na rin ng tao ang pagtatapo ng mga basura dito. Lalo na ang pagpapasabog sa mga koral na siyang tahanan ng mga maliliit na isda. Paano naman kaya kapag wala na rin mga maiitim na uso mula sa pabrika at sasakyan? Siguro, ang linis-linis na ng hangin sa paligid. Masarap din sigurong pasyalan ang mga makasaysayang puok dito sa atin. Mahusay! Mahusay! Naku, konting pag-aaral na lang, sigurado ako. Maganda ang marka makukuha mo sa iyong pagsusulit, Nico. Siya nga, D.Y. Naku, salamat! Talagang pagbubutihin ko ng pag-aaral ko. Paalam! Alam! O hindi ba? Sabi ko sa iyo eh, hindi dapat kabuglutan ang pag-aaral dahil parang pag-aaral lang ito. Kailangan lang natin paglakbayin ang ating isip. Oo nga, pasensya ka na kanina, Bobby, ah, kung nasungitan kita. Talagang kinakabahan lang kasi ako eh. Pero maraming salamat talaga, Bobby, ah. Wala ka naman. Para dampot lang yung magkaibigan tayo. O sige. Eh, hindi na kita abalahin pa. Mag-aral ka pa. Ah, palang! Okay, bye-bye. Okay.